sa sleeping posture naman, I am usually a side sleeper and it's a bit challenge for me to sleep in my back, yung back sleeping kasi side sleeper ako and mas nakakabuti, sabi ng doctor ko din, mas nakakabuti sa TMJ yung mag-sleep ka on your back compare dun sa side. Kasi sa side, parang nasistrain yung neck mo, yung shoulders mo. So, pwede din naman sa side, kaso kailangan level yung unan mo. Dapat level yung ganito pa rin yung position mo, head mo sa shoulders mo. And, ay, parang mahirap din yun i-maintain, lalo na kung tulog ka. Kaya, ako, pinapractice ko sa sarili ko yung matulog on my back, maging mag-back sleep. Kasi, na-experience ko, when I sleep on my back, ay mas relax ako pagising ko. Kasi when I sleep on the side, pag naka-side sleep ako, ang sakit ng shoulders ko, ang sakit ng parang may tension ako, tapos nag-grind yung teeth ko, naranasan ko mag-grind yung teeth ko, napansin ko siya. And ayun, kaya I started sleeping or practicing sleeping on my back and I'm not perfect yet. Sometimes I still found myself na naka-slide or something. Parang ganun. Ayun, so ang una kong binili para ma-practice ko yung pag-back sleep ay yung memory foam. Memory foam. Ayan, ganito. Comfort memory pillow. So, ito yung una kong binili. Meron ito sa Shopee or sa Lazada. Mura lang siya doon, mga 250 or something. Pero medyo mahal yung bili ko ito kasi gusto kong mabili ko na siya agad. Kasi yung ganito ko, naiwan ko sa Bulacan at wala ako dito sa bahay namin dito sa, or apartment namin dito sa Mataruyo. Ngayon, so, ito siya o. Oh. May paganto siyang curve. Nandito yung head mo. Dapat ito yung curve ng neck mo sa head mo. Ganyan ka matulog. Yan. So, ako din, gusto ko ng madaming unan talaga. But, hindi yun pwede sa TMJ. It's sa mga TMD sufferers. Dun sa mga TMD sufferers. Ako gusto ko ng madaming unan, pero hindi siya beneficial sa mga TMD sufferers. Kailangan mo lang talaga memory pillow at unan for your side. So, unan mo to hug you. Something like that. So, ang ginagawa ko, ganito yung ayos niya kapag maayos siya. Yan, ganito yung ayos niya kapag hindi kami matutulog or ganyan lang siya. Pero, ang ginagawa ko ay inaalis ko siya. Nilalagay ko to dito. Binabawasan ko yung mga una namin to sa side yung sa husband ko. Tapos ako, eto. Ito lang. Tapos ganito yung position ko when I sleep. So, back sleep siya. Show ko sa inyo kung paano yung position ng head ko pag nakahiga ako dito sa memory pillow. Tapos yung hands nyo, yun naman yung pwede nyong galawin. So, sa kung saan yung gustong ilagay, pwede siya sa sides, pwede siya sa may chan, pero wag sa ganito kasi masistrain nyo yung neck nyo. Wag above your head. Don't put it above your head kasi masistrain yung neck nyo. So, ang best ay yung sa side, pati yung sa tango. Kung saan kayo komportable, yun yung pwede nyong galawin. Pwede nyo rin medyo maglagay kayo ng arc or ng small beam po sa na maglagay kayo ng maliit na beam po sa back. Para dun sa arc na manalikod nyo, kung masakit yung likod nyo. Pero ako hindi ko naman to usually na ginagamit para dun sa arc ng back kung masakit yung likod nyo. Pero kasi hindi naman masyado masakit yung likod ko. Lately, ayun. So, isushow ko sa inyo kung paano yung pag-sleep dito sa using this memory tape. Ayan, ganito yung ginagawa kong sleeping posture. Tapos, usually yung kamay ko andito. Nararamdaman niyo yung paglapat ng likod niya sa
kama and it feels nice. Bimpo, pwede rin siya dito. Ayan, dito sa may arc. Ang dami niya yung footsteps. Apat ang dito. Support sa neck and head. Madali din makapahinga. Ayun yung sa sleeping posture ko. Ramdam na ramdam mo yung pati-straight ng body mo kapag yung memory pillow yung gamit mo. Kasi relax yung likod mo, relax yung shoulders mo, relax yung necks mo, relax yung face mo. Tapos when sleeping, kapag ako ganyan. Yan o. Makita nyo sa gilid. Fit na fit dapat yung sa leg nyo. Sa shoulders. Memory foam. Tapos, dapat yung mouth nyo. Hindi naka-clench, hindi naka-ganyan. Ganyan. Pwede namang hindi naka, pwede namang ano, naka-ganon, pero naka-close pa rin yung mouth, yung lips. Basta relax yung jaw. Kasi hindi nakaganyan yung sa loob ng, yung even na hindi nakaganyan. Hala ka. Para relax. Yun. Makita nyo to parang nag-shape yung pillow. According dun sa shape ng head mo. Tiyari. Itong bed din kasi namin, ito ay orthopedic bed, so masarap siya sa likod. Talagang ramdam mo yung pagka-stretch ng likod mo dito sa bed. Tapos, ayun lang, ayun yung kinagawa ko. Tapos, I try to sleep that way hanggang makatulog ako. I try to lie that way hanggang makatulog ako. Tapos, kung hindi pa rin ako makatulog, naglalagay ulit ako ng oil, minamassage ko ulit siya sa temples ko. Ito yung together oil, all-purpose oil. So, that's it for the video. I hope na may nakuha kayong tips dun sa pamamaraan ko kung paano ko mag-sleep, yung posture na sleeping ko, yung facial massages ko ginagawa ko bago matulog. And, ayun. So, I hope na makatulong din to sa inyo. I hope itry nyo din kasi malaking relief din yung na-help niyo sa akin. O malaking relief din yung naging result sa akin nung mga ginagawa ko. That's all. So, I hope na maging okay tayong lahat. And I pray na mawala na yung worries nating lahat. Just keep trusting God. And surrender it all to Him kasi siya lang yung magpapagaling sa ating lahat. Siya lang yung makakapag bigay sa atin ng ating mga pangangailangan. That's all. God bless everyone. If you have questions, I just comment it down below. Schedule ko na sa June 22 ng dentist ko. I pray. Ibablog ko rin yun. Hindi ko alam kung tatanggalin na yung braces ko or something. O kapalitan ng retainer. Ibablog ko yun. And stay tuned. That's all. Good night, guys.